Hello everyone! Sa video ng ito, ipapakita ko sa inyo ang paglinis ng OWS o Oily Water Separator at ang pagpalit ng filter ng lubricator ng main engine. Panatilihing malinis ang karagatan, avoid dumping of oil at sea. Video nito, ipapakita ko sa inyo ang cleaning o maintenance ng OWS at ang pagpalit ng filter ng cylinder lubricator ng main engine. So, importante pong linisan natin ang OWS upang maging maayos ang operation nito at ma-maintain natin ang kalinisan o ang pag-operate ng oily water separator. Itong lahat ng tubig natin na dumi sa engine room na galing ng bilge well at binubomba natin ang bilge papuntang bilge tank. At from the bilge tank, may dalawang way tayo na i-dispose. Pwedeng sa shore o sa reception facilities at dito sa OWS for oily water separator. Ang oily water separator na ito ay mayroong maintenance. It's either 3 months or every 6 months. So, depende po sa inyong PMS or planned maintenance system on board your ship. So, itong OWS ay hindi po pwedeng i-operate without approval of ship engineer. Itong oily water separator ay may mga filter sa loob. May first stage at may second stage. So, ang filter na ito ay kailangan palitan kasi ito ay naging madumi-madumi. So, bakit ba dumudumi ang oily water separator? Dahil ito sa mga bilges natin. Bakit nagkakaroon ng madumi ang bilges? Dahil minsan, may mga masineris tayo na malangis, tumutulo, sumahalo doon sa mga tubig. May mga leakages sa ating mga masineris na seawater o freshwater. Yan ay okay, pero minsan nahahaluan ng langis, kaya nagigiing madumi ang ating oily water separator o naging madumi ang pupunta sa ating bilge tank. So, minsan, kailangan din natin i-maintain ang paglinis ng bilge well at ng bilge tank para kapag inoperate na ito, para ma-maintain natin ang kalinisan ng ating bilge tank. At isa pa nito ay kailangan din natin i-rectify ang mga leaking sa mga machineries like mga langis upang ito'y hindi humalo sa mga bilge well. Itong mga langis ng machinery ay meron ding tinatawag nating pupunta sa mga oily tank o dirty oil tank. So, hindi maiiwasan na mayroong humahalo sa bilge well at pupunta ng bilge tank. At the same time, ito ay pupunta ng binubomba natin palabas through oily water separator. At itong operation na ito, kaya nagangyayari, ang ating oily water separator ay dumudumi. So, kailangan natin i-maintain. So, sa video nito, ipapakita ko sa inyo ang paglinis ng oily water separator, ang kabuuan. Although, hindi ko na maipakikita ang kabuuan ng pagbaklas at pagkabit. So, ipakikita ko lang ang paano ang paglinis. Ang oily water separator ay nagsiseparate ng langis at ng tubig. Ang malinis sa tubig bago ito bumbahin palabas ng barko. Ito ay ang mga bilges o oily bilge na galing sa engine room na binubomba palabas ng barko bago bumbahin pa overboard ay dinadaan muna ito ng oily water separator. Ayan, nililinisan po natin ang cylinder ng OWS. Ayan po, nililinisan natin. So this is the way of cleaning this OWS, oily water separator. So this is the first stage wherein the water from the bilge tank is directly going here by bilge pump, and then from here it will pass to the filter, then we'll proceed to the second stage.
So this is the second stage of this oil diffuser separator, from first stage to here. So this is the OWS housing, the second stage. Ito po ang linisan. Ang OWS, first and second stage. So we use this Wilden pump to pump this dirty water going to dirty old tank. So ito po ang kabuuan ng OWS, oil water separator, na nililinisan yung first stage at ang second stage. Ayan. So yung, ayan. So this is the dirty filter from second stage. And this is from the first stage filter. Both filters are required to be new. We are doing a complete washing, and here on the top where the location of this first stage filter. While washing, we are also taking suction from this oil water separator first stage. You can see this hose and transferring it by a welding pump to the dirty oil pump. So ayan, ilagay na natin ang bagong filter, itong OWS. Ayan yung puti na yan. So this is the new filter, this OWS. The top view of this first stage OWS, and here in this area in the middle where the filter seated. In this next video, ipapakita ko sa inyo ang pagpalit ng filter ng mini engine cylinder lubricator. Una, isarado muna natin ang barbula ng chip valve bago tanggalin ang lubricator filter. First, close the valve when doing this filter cleaning of lubricator of cylinder. So, ito po ang filter na kinakabit. Hindi ko na pinakita yung pagtanggal. Just to shorten my video. Yan po, ani po siya. So, in each cylinder, there are 6 filter or the 6 sip valve. This is the mini engine cylinder liner lubricator filter. Higpit na ng maayos ang magkabilang fittings upang maiwasan ang pag-leaking nito. So kinakabitan na po natin siya ng bagong filter. Bagong linis po. Filter nitong mini engine cylinder liner lubricator filter. So this is the sip valve lubricated into the cylinder liner of this mini engine. In one unit cylinder, there are 6 filters.
At completion of job, open the valve for this lubricator and check if any leakages found in its cylinder. Also check if any leakages on its filter. So we remove the sensor to check if any leakage of this glass. So ayan, tinanggal po natin yung sensor. Tinecheck natin kung may leaking ang glass na ito. Dahil pag may leaking, hindi na mag-lubricate dun sa cylinder liner ng main engine. So ayan, this is the seat bulb lubricator. So ayan po. Ayan ang sensor niya. Kasi naka-cover dito sa glass. Ayan. So, tumatakbo po kami. Okay lang natanggalin yung sensor. Ayan. Abangan po ang next episode, Generator Overhauling. Up next, generator engine overhauling. Abangan po ang pag-overhaul ng generator sa cylinder head. So, ayan. Abangan din ang pag-adjust at check ng top clearance nitong cylinder head at generator engine.